Hello guys, welcome back sa akin channel. Ngayon, meron ako i-discuss sa inyo o ituturo regarding sa pag-install ng OS sa VirtualBox and paano gamitin ang VirtualBox. Okay, so ngayon, nag-download ako ng VirtualBox 6.1. Ito ang latest na ngayon. Then, ang ginagamit ko dati is yung old version. So, actually, na-download ko na. And then, ituro ko sa inyo kung paano i-install ang VirtualBox. So, ito yun. Run natin. Okay, next. Next. No need this one. No need. Okay, next. Then, yes. And then, install. Okay, finish, and then click. So, ito na yung guys. Remove ko muna ito dahil existing to kanina. Okay, delete all files. Ngayon, mag-create muna tayo. Okay, so, mag-create tayo ng anong dapat ilagay natin dito is so, paano mapagana to is mag-create lang. Okay guys, so meron tayo dito mga tools. Ito may preferences, yun import, export, and new, and then add. Ngayon, ang gagawin tayo para makapag-install tayo ng OS is mag-create tayo muna ng new. Okay. So, dito, itong create virtual machine, name and operating system. Halimbawa, install nyo is Windows 10. Okay, Windows 10. Windows 10. Tapos, machine folder. Okay. So, yung ginawa nyo na virtual machine, kung paano install, is papasok siya dito sa dito mismo sa drive C. Okay. So, Windows 10, ang install natin, diba? Windows 7, automatic yan magbabago. Windows 8, okay. Halimbawa, Linux. Yan. So, automatic yan magbabago dati. Kasi yung old version, kailangan mo pa rin mano-mano or pupunta ka pa rin dito sa scroll bar na yan. Halimbawa, Mac. Automatic yan, lalabas na dito. Ngayon, try natin Windows 10. Okay. So, click mo lang itong next. And then, memory size. Ang standard or recommended na memory size is 2 GB or 2048 MB. Okay. So, yan ang recommended. And then, next. And then, sa hard drive naman, ang recommended size is 50 GB. Okay. So, and then, dito tayo sa VDA VirtualBox, this image, okay? So, ito ang gagamitin natin. Next. Okay, ito lang, wala kayong babaguhin dito. As up to maximum, ito lang, dynamically. Next, and then, hard drive is 50 GB. Great. Okay, ito na yung guys, yung pinaka-settings na ginawa natin. Okay. So, sa ngayon, click na natin yung start. Okay. Ang gagamitin natin pang install is ISO image na Windows 10 or kahit anong OS. Pwede rin CD or DVD or USB. Okay. So, i-click natin itong folder na to
choose a virtual optical display. Okay. And then, i-click nyo yung add. Okay. And then, kung saan nakalagay yung ano, ISO image. So, click. And then, double click. And then, start. So, ito lang yun, guys. Once na nakapasok na kayo dito, continuous na yan. Kung ano yung pag-install nyo sa normal na, na OS sa desktop or sa laptop, same lang dito. So, ang gagawin nyo lang sa una, mag-create kayo ng virtual machine para makapag-install kayo ng OS is dun lang sa settings. Okay. So, guys, hanggang dito na lang muna. And then, ituro ko naman sa inyo kung paano din mag-create ng sa Linux. As same din sa pag-install. Okay. So, see you.